Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Mahigit 5 buwan na ang nakakalipas. Isa na namang police colonel ang nasangkot sa iskandalo. Ang umano'y nagbanta sa isang ginang na maaari siyang mawala gaya na nangyari sa beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ginawa ng biktima ang pagsisiwalat laban sa ranking police official ng Philippine National Police or PNP matapos na maghain ito ng reklamo sa Office of the Ombudsman noong Webes. Inamin ng ginang na ilang taon na rin siyang nakipagrelasyon sa isang police colonel pero nagpasya siyang putuli na ang kanilang relasyon. Dahil dito ipinadala nito ang kanilang sa kanyang pamilya. Kaya dito na nagpasya ang biktima upang magreklamo. Nakasaad sa kanyang reklamo kay Ombudsman Samuel Martires, nagsampa ang ginang ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa police colonel. Matapos ipadala sa kanila ang mga sa kanyang mister at 17 anyos na anak na babae. Samantala, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na saksakan ng pagkasinungaling si dating Police Major Alan De Castro sa naganap na Senate hearing. Very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Napakabigat lahat ng issue. Yung punto na nagko-confirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen. Napakaraming testimonial, evidence at saka meron pang physical evidence, yung picture, lahat-lahat na. At saka yung conclusion mismo ng mga investigador, mga seasoned investigator yan. Very slim ang chance na magkamali sila ng kanilang konklusyon. Tapos siya, wala naman siyang controverting evidence na pre-present. Testimony lang niya at wala siyang maipresentang corroborating statement or corroborating evidence. Kung may allegation man na binibaby ko daw yung mga police, records will show that sa buong history ng Philippine Senate, baka wala pa makatalo sa record ko kung itong first o unang call ko pala ito. This is my first first na term ko sa Senado, pero ako na pinakamarami sigurong pulis na sinight and contempt at pinakulong sa Senado, lalong-lalo ni mga pulis na mga abusado, mga sinungaling. Ako na siguro pinakamaraming kinulong na pulis. So, I was just trying to be fair. I was trying to hear everyone's side. That's the purpose of the hearing, no? Pakinggan natin silang lahat. Apo. So, yun lang ang ginawa ko. Kung ano mang nagiging impression niya at bakit siya nag-workout, na mabuti siya na lang tanongin natin. Apo. Sir, just to clarify, kasi di ba ba yung inyo pong pagdinig kahapon ay dapat po patungkol sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon? Pero yung workout session na nangyari, at least yung portion ko saan po umalis po si Senator Tulfo, ay patungkol sa ibang issue. Tungkol saan po ba yun? Actually, tatlong kaso yun ang hinir namin kahapon. Tatlong insidente. Opo. Separate incidents yun. Isa lang doon yung Camilon case. At yung nag-workout siya yung, I think it's sa Bulacan Police. Yung isang kaso. Yung sa Bulacan Police. Yung issue ng custody, yung pag-aresto ng walang warrant of arrest di umano. Kung may warrant of arrest or wala. Yun yung issue na yun. Okay. Ano po ba yung lumabas based po dun sa mga sagot ng mga police at sa inyo pong pagtatanong, Senator? Lumabas na may warrant silang dala. In fact, yung team kasi nila, divided yun, mayroong surveillance team para ma-confirm kung nandyan yung subject na kailang warrant of arrest. Naka-civilian yun. Pero meron silang backup na police na nung kanilang uniforme at yung kanilang warrant officer, dala-dala ang warrant nandun. Sa sabi niya, nasa bulsa niya yung warrant. Para kung tawagin sila na i-pick niya yung warrant, ay andyan lang siya, ready lang siya, kasama siya doon sa team. So, may warrant silang dala. May warrant. Nagkamali lang pagsagot yung provincial director dahil nga, ang sagot ng provincial director, walang warrant. Of course, walang warrant talaga yung nagsusurveillance, yung mga nakasibilyan. Pero meron silang kasama na warrant officer na
siya nagdadala ng warrant, magsiserve ng warrant. Opo. E paano ho napunta doon sa allegasyon na di umano'y binibaby daw doon sa committee hearing yung mga pulis na sumasagot po? Well, siguro mas mabuti pa siguro siya nalang tanungin natin kung saan punto siya na, niya naramdaman na binibaby ko yung mga pulis. Opo. So definitely, Senator Bato, hindi po ninyo nagustuhan as the chairman of the committee. At syempre, dati ho kayong happy ng PNP eh. Well, that's my, yun lang nadala rin ako sa emosyon ko, masyado siyang emosyonal. Pag alis niya, yun lang na sabi ko na I feel insulted. Opo. That is a very insulting action na being the chairman of the committee na pukautan ka ng yung kasamahan. Pero in fairness kasi turtul po. Opo. Pag walk out niya, nagpaalam mo din siya. Ayan. Mr. Chairman, mag-walk out ako. So at least nagpaalam pa rin siya, kita mag-walk out siya. Nagpaalam siya sa chairman. Opo. So kahit pa paano ba, eh, okay pa rin naman kahit pawang mga ikang eh, professional na naman ho sa inyong mga trabaho. Well, alam natin yung pag magkanda ka ng hearing, emotions are high. Opo. Minsan madadala ka sa emosyon mo. So okay lang po kami, wala kaming problema. In fact, kahapon, after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge at nag-reach out ako sa kanya. At sinabi ako siya na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagdadala ko sa hearing ng aking committee. Pasensya ka na. Sana huwag ka magtampo agad. At kung meron kang hindi nagustuhan, you should have called out for a suspension, 1 minute suspension. At kausapin mo ako para makapag-adjust ako according to your... ano yung gusto mo mangyari. So, nagsorry ako sa kanya. Kayo pa nagsorry, ha? Johnson, wala namang mawala sa atin itong magpakumbaba tayo, di ba? Oh, yan naman ho tumong sa inyo. Wala mawala anong sa atin kahit naman? Na gaano ka kasiga na tao kung marunong ka magpakumbaba. Hindi naman, that would not make you a lesser person. Blessed are the meek, for they shall inherit the heavens. Opo. Oh, sir, ano naman sabi sa inyo ni Senator Tulfo? Wala lang. Ang sabi lang niya is nag-walkout siya dahil parang niloloko lang daw yung mga witnesses niya na dinala. So, niloloko. Parang ganun, niloloko. So, again, I did not take it as an offense from him dahil nga ayaw that the worst that I can do is to pick a fight with my colleagues, no, dahil oo naman 24 lang kami na senador diyan. Araw-araw kami nakikita. Ang sama naman kung 24 lang kami, hindi pa kami magkatinginan na eye to eye dahil masama ang loob namin sa isa't isa. Apo. Kaya nag-reach out kagad ako sa kanya after the hearing at nagsorry ako sa kanya. Ayan. Kung hindi niya nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa hearing. Opo. May susunod pa hubang pagdinig dahil mukhang medyo bitin ang kahapon ninyo, Senator Bato? Meron pa. In fact, yung police major na suspect sa yung beauty queen na si Camilon, yung Camilon case na disappearance, hanggang hindi pa nakita. Sinet ko kahapon in contempt at kinulong ko sa Senado. So we expect na meron pang succeeding hearing dahil nga nakakulong siya ngayon doon sa Senado. Oh, bakit nga po ninyo ipinakontempt? Hindi ho kayo kontento sa mga naging sagot ho niya? Hindi kontento at very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Unang-una, tinanong ko siya kung galpin mo ba yung nawawalang babae? Yung nawawalang beauty queen? Sabi niya, hindi po, Your Honor. Hindi ko galpin yun. Tapos tinanong yung kabila, yung father, yung mother, yung sister, ay talagang sinasabi na girlfriend niya, tapos yung mga barkada ng nawawalang beauty queen, naging secret ng apinapit na girlfriend talaga niya yon at may nakalap na mga pictures, nag-provide yung mga kaibigan ng pictures doon sa mga investigators na mga intimate moments nila, intimate pictures. So therefore, tinanong ko rin yung investigator ng NBI, ang kanyang conclusion talaga is girlfriend. At tinanong ko rin yung investigator ng PNP sa IDG, ang kanyang conclusion is talagang girlfriend niya, sir, yung nawawala. So, napakabigat na lahat ng yung issue ay yung punto na nagkukonfirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen ay
ay napakaraming testimonial evidence, evidence at saka yung may meron pang physical evidence, yung mga pictures, lahat-lahat na. At saka yung conclusion mismo ng investigator, mga seasoned investigator yan, hindi yan. Ang very slim ang chance na magkakamali sila sa kanilang conclusion. Tapos okay. Wala lang siyang, wala naman siyang controverting evidence na present. Kasi sabi ko, you show cause why I cannot cite you in contempt. Ang sabi lang niya is, hindi ko talaga girlfriend yun, sir. Yun lang, kanyang personal statement lang niya, testimony lang niya. Wala siyang may presenta na ibang corroborating statements or corroborating evidence. So, sabi ko, I am not satisfied. This chair is not satisfied with your answers. Therefore, you are lying. You are lying before this committee. So, I would rule for the citing in contempt against the said person. Moved by Senator Robin Padilla. Opo. Senator Bato, ano ho bang significance kung ma-establish man po ninyo sa pagdinig ng Senado kung may relasyon talagang yung dalawa or wala? Ang maganda doon, makita natin na napakatotoo siya sa kanyang sinasabi. Kasi the useless yung gaganapin natin ng inquiry in aid of legislation kung puro pagsisinungaling yung ating inimbestigahan. So marami tayo ma-unearth kung sa, from the ma-establish na natin na girlfriend niya yun, then malaking bagay na yun to begin with sa investigation. Pero first question pa lang, nagsisinungaling na siya. So, useless yung magiging takbo ng investigation kung gano'n ang ating resource person. Very evasive, very lying siya. At nasa custody na po ninyo, diba, sa Senado po si De Castro, ano yung dapat mangyari para ma-lift yung contempt order sa kanya, Senator? Well, next hearing, if the committee will be satisfied with his answers, magiging cooperative na siya at hindi na siya magsisinungaling. Amin lang naman yung pagsinungaling because hindi naman tayo pulisya tapos magsisinungaling siya sa committee. That's very unbecoming of him. At saka huwag niya kami lukuhin. Ako, retired police ako. Hindi niya ako pwede lukuhin. Alam ko yung mga pangyayari na yan. Kaya kung magsabi na siya ng totoo din na we might lift his contempt order. Opo. Senator, may mga nagtatanong. Lagi ho kapag every issue ho na pumuputok sa balita, iniimbestigahan po ng Senado at ang lagi natin sinasabi, in aid of legislation. Ito pong kaso ni Catherine Camilon ay may ongoing court case na po. So sa side po ng Senate, ano yung aid of legislation na nakikita natin out of our congressional hearings ngayon? Number one, yung internal disciplinary mechanism ng PNP. Mm-hmm. Sinisisi nila ngayon ang PNP, bakit daw dinismiss ka agad si Camilo, si De Jesus, pag-dismiss lang, yun nga, ang police is nag-iingat na rin, no? Kagad, pinatakbo na yung administrative case ng nung suspect ni De Jesus. De Castro. De Castro. So, dismiss siya. Nung siya na-dismiss, wala nang jurisdiction ng PNP over him. So, in the absence of a warrant of arrest, liable yung police for arbitrary detention kung papatuloy niya yung pagkulong kay Juan, kay De Castro. So, nirelease niya. So, yan ngayon ang mga gaps na hanapan natin ng paraan through legislation na kung paano natin ma-address yung ganyan. Well, hindi na mahinto. Kaya hanapan natin ng paraan paano madisiplina itong mga police through legislation na mag-empower ng liderato ng kapulisan na madisiplina yung kanilang hanay. At yan nga, right away, yung ginagawa ko ngayon na batas, yung PNP reorganization bill. Opo. Na pumasa na sa both houses at i-enroll na sa Malacañang for signature ng presidente. Yun nga, nilaban ko. Then after that hearing, at the previous hearing,